Magandang buhay sa ating lahat. Ang recipe ko ngayon ay sinuman. Ito ay ang Ilocano version ng Biko. Ang kaibahan lamang nito ay ang paggamit ko ng muscovado sugar. Kaya samahan niyo ako sa aking pagluluto nito. Ang una nating gagawin ay hugasan ang malagkit rice. 3 cups ito. Hinugasan ko ito ng 2 beses. Ito ay pure na malagkit rice. Galing pa ito sa Ilocos. Pinadala sa akin ng aking nanay noong last time na nagbakasyon kami doon. Ang sukat ng tubig niya ay 2.5 cups, nagbawas ako ng 1.5 cup para hindi basa kapag ito ay naluto. Naglagay din ako ng pandan leaves, pampabango. Isama lang natin ito sa pagluluto ng malagkit para lang tayo nagsasaing ng bigas. Antayin natin ito hanggang ito ay maluto. Pigain lamang hanggang lumabas ang gatas or ang gatas. Kaya 5 cups lang yung water kasi madadagdagan naman na ito kapag napiga na yung gatas. Salain ito bago ilagay sa kawali kung saan ito lulutuin. Pagkatapos nito ay papakuluan na natin. Umpisahan na natin ang pagluluto ng latik. Halu-haluin lang natin. Kailangan maging patient ka sa pagluluto nito. Continue stirring. Halo lang ng halo. Ang next step ay i-caramelize na natin ang muscovado sugar. 5.5 cups ito. Hindi ko na isinakto ng 6 cups kasi naisip ko baka masyado ng matamis. Although, sakto naman yung lasa niya. Halu-haluin lang. Tapos kailangan ang apoy ay mahina lamang para hindi ito masunog. Ayan, dinahandahan ko muna yung paglagay ng muscovado sugar. Continue stirring hanggang ma-absorb ng muscovado yung oil at mag-caramelize ito. Huwag itong titigilan ng paghalo. Tuloy-tuloy lang para hindi ito masunog. Hindi ito kagaya ng brown sugar na pag na-caramelize na ay tunaw na tunaw. Kagaya nito, guys. Tingnan nyo. Malapot-lapot.
kahoy ay kailangan mahina pa din para hindi masulog. Just make sure na walang buo-buo. Idiin lang ang sandok para ma-flatten yung buo-buo na Muscovado sugar. Ayusin natin ng ganito, ipa-flatten lang yung ibabaw kasi iin-inin pa natin ito. Mga 5 to 8 minutes ang pag-in-in nito or pwede nyong tikman kung hindi nahilaw. This time, luto na ito. I-transfer na natin sa ating lalagyan. Wala kasi akong bilao, kaya ito ang isipan kong paglagyan ng aking paella pan. Mas maganda sana kung may dahon sa akin kasi mas masarap yung lasa niya. Ngayon naman ay sprinkle na natin ang latik. Yung tatlong nyog na maliliit, ito na yung latik niya, madami siya. Ang sinuman or kahit yung biko, mas masarap talaga kapag maraming latik. Ibudbud na natin lahat ito. Ito na guys, ang sinuman Ilocos. Madalas ito inihahanda kapag may birthday or fiesta. Kapartner niya yung Miki Ilocos. Sa aking inang na nagturo sa akin kung paano lutuin ito. Namiss ko na kasi yung kanyang luto kaya tinawagan ko siya at tinanong kung paano gawin. Kaya ayan, ito na yung finished product ko. Masarap talaga at